Yung. Na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon. Okay. Okay. Bukas sa mga. Hello guys, welcome ulit sa panibago nating vlog. Sa question and answer na ito guys, no? So, sasagutin ko ulit yung mga question na natatanggap ko sa aking channel. At mamaya, syempre, tayo ay mag-shoutout, no? So, available pa rin guys yung ating mga merchant tulad ng suit ko ngayon sa ating merch store na nakapost sa ating description, ganoon din sa ating screen. Okay guys, so simulan na natin ang pagbabasa ng mga question. Simulan natin kay Basic Things. Ang sabi ni Basic Things, Sir, sana makonsider ang oil catch can installation para sa CRDI Hyundai. Okay, magkakala sir, no? Gagawa rin tayo ng installation ng oil catch can sa ating Hyundai Accent. Medyo problema lang kasi ako doon kasi medyo tight yung spaces at yung breather niya naka halos dikit na doon sa kanyang turbo. Kaya pinag-isip ako pa kung saan ko ipi-place, no, ilalagay yung OCC doon. Tsaka syempre, nandun din yung budget, di ba? Okay? Pero kaya magalala, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga new videos ko, no? Maraming salamat. Ang sabi naman ni Clavesillas Militante, Sir Noah, yung ba coolant na ginamit mo ay 1 gallon at dapat ba ilagay lahat na meron hollow distilled water? Thank you and more power. Sir Clavesillas, kung ang iyong system, yung cooling system ninyo ay na-flush nyo lahat, for example, na sigurado nyo na tanggal nyo yung coolant sa inyong engine block, 50-50 talaga yun, ano? Kung 8.4 ang capacity ng cooling system, tulad ng sa Montero Sports, 50% coolant, 50% water. Pero kung ang ginawa ninyo ay flushing lang, tsatsagayin nyo yun, sir, no? Kasi merong coolant pa yun sa loob. Okay? Kaya pagka flushing nyo yun, lagyan nyo ng tubig, flush nyo ulit, lagyan yung tubig, tapos ang ilalagay nyo na lang ay coolant para maghalo siya ng 50-50. Okay, sir? Pero kung gusto nyo na mas madali, yung premix ang bilhin ninyo. Okay, sir? Maraming salamat, Sir Clavesillas. Ang sabi naman ni Sir Esdras Agacer, Sir, request nga po EGR cleaning removal and installation ng Hyundai Accent CRDI. So, another Hyundai CRDI Accent na naman ang question natin. Yung pagdating sa EGR cleaning, gagawin ko na po yan, sir, no? Wala lang akong masyadong time ngayon kasi marami tayong inaasikaso. Yung ating merchandise, yung ating araw-araw na routine sa bahay, marami tayong inaasikaso. May mga anak pa ako. Kaya di ko masikaso itong EGR cleaning sa ating Hyundai Accent. Pero kaya magala, gagawin din natin yan, no, guys. Maraming salamat, Sir Esdras Agacer. Ang sabi naman ni Sir James Oliver, Hi Sir Noah, I am planning to buy a second hand Gen 2 Montero. Any tips? Thanks for sharing. Sir James, maraming salamat at ang pinili mo ay Gen 2 Montero Sport. Siyempre, yun ang i-recommend ako na bilhin mo kasi naka Gen 2 Montero ako. Kung ang hindi ka ng tips sa akin, siyempre, ang isasuggest ko sa iyo, yung 2015 na model ang bilhin mo. Bakit? Kasi nandiyan lahat yung mga features na gugustuhin mo sa isang SUV. Naka-moonroof yan, yung upuan niyan motorized, leather seat yung upuan, may mga sticker sa labas, no? So, meron akong video kung paano tumingin ng second hand, no? Lalagay ko sa ating cards tsaka sa description natin para alam mo kung paano ka pipili ng second hand na sasakyan para hindi tayo maloko, ano? So, dalawa lang naman ang critical na titignan mo diyan, yung engine tsaka yung transmission. Syempre, yung exterior, interior, secondary na lang 'yun, ano. Maraming salamat, Sir Jane. Ang sabi naman ni Sir Jason Geeking, Good evening, Sir Noah. Nagpa-change oil ako sa Monte GLSV ko. 7 liters yung nilagay ng mekanik ko. Okay lang po ba yun, sir? Thanks, God bless. Hindi, sir. No? Sobra-sobra yung nilagay mong oil. Unang-una, 6.4 liters lang ang capacity niyan. At yung 6.4 na yun, pagsusundin mo yun, sobra-sobra pa yun sa dipstick. Minsan, 6 liters lang, okay na eh. Pero yung ako, sa susunod na change oil ko, gagawin ko lang siguro mga 5.8 liters lang. Kasi nakita nyo naman yung sa video ko na tinanggal natin yung excess oil dun sa ating makina. Sobra-sobra siya.
Kaya yung 8 liters o yung 7 liters na nilagay mo, sobra-sobra yan. Low power yan, sir. Masisira ang iyong makina. Okay, Sir Jason. Ang sabi naman ni Sir Junior Santiago, may Montero Gen 2, mahina aircon. Maraming factors, Sir Junior, kung bakit mahina ang aircon ng isang sasakyan. Unang-una, syempre, tignan mo yung refrigerant. Baka kulang na. Kailangan mo ng mga gauges dyan, yung pang-test ng refrigerant kung marami pa o kulang na. So, kailangan mong ipacheck yan sa isang aircon shop. O baka naman meron kang namimiss na mga maliliit na bagay tulad ng blower mo, tulad ng evaporator mo. Baka madumi lang yung cabin filter, yung mga ganun. So, marami akong video tungkol sa aircon. Panoorin mo, sir, no? Para baka makatulong yun sa iyong problema. Okay? Maraming salamat, Sir Junior. Ang sabi naman ni Sir Jun Jaguar, yes, Sir Noah, tama ka po. Sa akin, ganyan din ang problema, nagra-rattle o nagbabibrate yung dashboard. Kahit makadaan ka lang sa painting pedestrian lane, nagra-rattle na siya. Ano kaya maganda solusyon dyan? Alam mo, Sir Jun, yan din ang tanong ko sa sarili ko kung paano ko nasusolusyonan yan. Pero kayo mag-alala, ginagawa ko lahat para ma-research ko kung ano ba ang problema niyan. Kasi ayoko naman baklasin yung dashboard nang wala pa akong plano, syempre, di ba? Kaya kailangan, alam ko na yung gagawin ko bago ko baklasin yung dashboard. Kaya mag-subscribe kayo, guys, at mag-tune in kayo sa channel ko para malaman nyo kung nagawa ko na yung video na yan. No? Okay, maraming salamat, Sir Jun. Ang sabi naman ni Sir Junisil Green Yen, ano yung requirement, sir? Ito yung may kinalaman naman sa pagkuha ng RFID doon sa Easy Trip, no? Sa ngayon, talagang mahaba na ang pila sa pagkuha ng Easy Trip RFID, ano? Ano din sa AutoSweep, sa SLEX, no? Talagang marami ng question yung sambayan ng Pilipino, bakit ganun nga? Hindi makapag-load. Tapos, hindi rin activated yung kanilang account sa website. So, maraming question, siguro, ang ginawa naman kumpanyang ito, pinwera sa mga tao na mag-avail ng sticker, pero hindi pa naman pala okay yung kanilang sistema. So, to answer your question, ang requirement, sir, plate number mo lang, tsaka ikaw. Kahit yung kotse, di mo dala, pwede kang kumuha. Hindi naman kailangan dala mo yung sasakyan kasi pwede ikaw magkabit ng sticker. So, may pipilapan ka lang, tapos may babayaran ka, initial load mo, ganun lang. No? Maraming salamat, Sir Junisil. Ang huling tanong natin na sasagutin ay mula kay Sir Patrick Arthur Torrio. Good day, Sir Noah. Pwede po ba mag-oil filter change from the bottom ng Montero sa ilalim daw? Sa video po kasi, sa hood kayo nagpalit. Montero Sports 2019 owner po. Actually, sir, no, kaya ako sa hood dinaan yon kasi ayokong baklasin yung ilalim at hindi ko rin alam yung sa fender. Pero ngayon alam ko na yun. Ano? Pero either way, pwede rin naman. Basta matanggal nyo lang. No? Siyempre, hindi naman tayo mekaniko. Hindi rin naman tayo expert sa Montero noon. Alam nyo naman na DIY enthusiast lang ako, guys, so hindi ako mekaniko. Kaya yung mga sinasabi ko, napapanood nyo sa aking mga videos, ay para sa akin lang yun, no? Sa aking diskarte, sa aking opinion. Kaya iwasan natin yung mga hate comments, ano? Kasi natututo rin ako sa inyo, inaamin ko naman yun. At ganun din naman kayo, natututo rin sa akin. Kaya yung paggawa ko nun sa harap o sa taas ng hood ko inabot o kinuha yung oil filter ng Montero, kasi yun yung alam kong paraan. Ang pinakamadaling paraan pala ay yung sa ilalim ng gulong, yung sa fender. Natatanggal pala yun, madudukot mo na yung oil filter doon. Pwede mong gawin yun, Sir Patrick. Tanggalin mo lang yung cover ng fender, madudukot mo na yung oil filter. Okay? Pwede rin sa ilalim. Kung meron kayong lifter, pwede mo sa ilalim dukutin. Di ba? Pero kung gusto mo sa ibabaw, tulad ng ginawa ko, pwede rin naman. The same lang din naman yun. Okay? So, maraming salamat sa mga questions nyo, guys. Tungo na ngayon tayo sa ating shoutout portion, no? Una-una, papasalamat ako sa patuloy na pagsuporta ninyo sa aking channel. Ngayon ay 15,000 subscribers na tayo, ano? Going 20,000 na. Kaya maraming salamat from the bottom of my heart. Papasalamat ako sa suporta na ibinibigay nyo sa aking channel. Siyempre, mas lalong nasusuportahan nyo ang channel ko kapag bumibili kayo ng aking mga merchandise, okay? Tsaka bumibili kayo ng mga tools sa inyong garahe sa pamagitan ng aking website. Okay, alam nyo naman, ang ating DIY ay mahirap tugunan kasi malaki ang pangangailangan
sa mga tools na ginagamit ko. Yung mga produktong ginagamit ko, mamahalin yung mga yan, kailangan ng pondo. Kaya kung wala ang suporta ninyo, hindi ko magagawa yung mga DIY videos ko. Kaya maraming maraming salamat sa suporta ninyo. Okay guys, so magsisimula tayo kay shoutout sa iyo, Sir Angelo Viray. Shoutout sa iyo, Sir Arnold Nazario. Si Sir Boy Boy, maraming salamat. Sir Brian Ong Lo. Sir Cesar Constantino. Sir Chester Castillo. Sir Chloe Uy. Sir Dale Seraspe. Sir DJ CS. Si Sir Elmo Santos, shoutout sa inyo. Si X-Warrior Mustang. Shoutout kay Humphrey Lou Del Rosario. Kay JR Dumani. Kay JC Umali. Shoutout kay Jeff Pagbilao. Kay Jose Lorenzo Anakay. Kay Sir King Masayon. Kay Sir Lito Levite. Kay Sir Mad Gafor. Shoutout kay Nick Canlapan. Shoutout kay Sir Orlando Calamba. Kay Paul Mendoza. Shoutout kay Real Austin. Shoutout sa iyo, Sir Romel Cuento. Sir Ronald Mendoza, shoutout sa iyo. Shoutout din kay Sean Nathan Babate. Kay Shane Ampatwa. Maraming salamat din kay Sherwin Chua. At lastly, kay Sir Sid Milo. Okay guys, so yun lang ating mga shoutout. Yun lang ang ating mga babasahing mga tanong. Kung may mga na-miss ako, comment nyo lang sa ibaba para ma-shoutout ko kayo sa susunod na Q&A natin. So, sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Pakisuyo na i-like ito, mag-subscribe kayo, at gano'n din, pakiclick yung bell icon. Maraming salamat guys, sa ulitin.